God first. Welcome back sa ating channel, mga boss. Right now, meron tayong Gundam build review, another relic or another dagdag sa ating collections na Lolo. So right now, nakikita nyo ay isang perfect grade unleash. Hindi, joke lang. No? Hindi yan perfect grade unleash. So, ang nakikita nyo ay ang HCM Pro 1x144. Tama. 1x144 na figure, hindi siya model kit, figure siya, mga boss. Pero nakikita nyo, napakaangas, mga boss, no? 1x144 HCM Pro figure. High Complete Model Progressive or kilala sa HCM Pro. Itong line na to ng mga kit na ginawa ni Bandai ay talaga namang nakikita natin noong mga nakaraan, no? Napakalulupit na mga figure ang kanyang nilalabas. Itong isang to ay napaka-exclusive kasi ito ay ang Super High Complete Progressive Model. Itong RX-78-2 EFSF Prototype Close Combat Mobile Suit Gundam ay isang 1x144 scale full action complete model. Itong dagdag sa ating collection na full armor Gundam ay gawa ng Bandai Super HCM Pro na nirelease noong 2007. Yan, mga boss, kita nyo. Ayan, 2007 pa siya nirelease, kaya medyo fragile at matanda na itong Lolo na to. Nung unang nakita ko to, mga boss, naastigan ako kasi napakadami niyang features at napakadami niyang armor. Full complete armor siya ng RX-78-2. Ngayon, nakita na natin ang kanyang box at ang kanyang pag-ikot-ikot. Tingnan naman natin ngayon kung ano ang sinasabi kong full armor. Isa-isay natin ang mga nakapaloob sa kanyang box. So yan, mga boss, nakalatag sa inyong harapan, makikita nyo ang kanyang mga weapons. Full armor or full weapon set nga ito, mga boss. Kanina pa ako full armor ng full armor. Full weapon set ito, mga boss. Pasensya na kayo. Kagagaling lang natin sa sakit. Halina, isa-isahin natin ang kanyang mga weapons or ang mga armaments. Yan, meron siya kasamang beam rifle, dalawang bazooka, isang core fighter. No? Mga boss, yan, kanyang bazooka at kanyang beam rifle na 1x144 ang scale. Meron din siyang kasamang shield, beam javelin, at ito, additional, mga boss, napalm. No? Napalm, meron siyang dalawang hammer, kung di ako nagkakamali, hyper hammer. At isang maliit na parang base niya. Parang hanger, mga boss.
Yan din ay pwedeng maging taguan ng kanyang mga weapons kung sakaling i-display natin siya. Punta naman tayo sa articulation, mga boss, yan, no? Ang kanyang ulo ay nagaganyan, back and front ng ganyan. Ayan, nasa side and side ng ganyan. Hanggang dyan lang siya pwede maikot, mga boss. Pero tinignan pa natin siya 360 degree. Kaya niyang maikot. Pero natatakot ako kasi luma na tong kit na to. Ang kanyang kamay ay naangat ng ganyan. Dahil meron siyang polycap, no? Mga boss, doon sa kanyang balikat, no? Pero natatakot pa rin tayo, mga boss, kasi matagal na nga tong kit na to. Dahil baka mamaya maputol na maputol, malulutong na yung kanyang mga plastic. So, ang ganyan lang muna tayo, mga boss. Natatanggal din ng kanyang body at napapalitan ng kanyang core block ng inyong core fighter. Tinry nating tanggalin, mga boss, pero hindi na tayo nagbakasakali kasi medyo parang ayaw niyang matanggal. Ang kanyang paa naman ay ganyan. Ang kanyang, balik muna tayo sa kanyang torso na iikot ng ganyan ng kanyang katawan. So hanggang dyan lang, medyo fragile na kasi. Ang paa niya hanggang dyan lang, limit natin dyan, mga boss. Hindi niya na kaya mag-split. Pero ito ang pinaka nagustuhan ko dito, mga boss, pagdating sa articulation ng kanyang paa. Ayan, may parang mechanism ng RX-78 F-00. Yan, mga boss, naluluhod tong lolo na to, mga boss. Ayan. So, hanggang dyan, pwede niya matupi. Ang skirt niya, mga boss, no? Ang side skirt niya ay gumagalaw din dahil meron niyang itong polycap. Parang ball joint, no? Sa kanyang skirt. So, mamaya makikita natin yun, mga boss. Ayan, mga boss, ang ganda ng kit na to. Parang ginawa dun sa, ginaya dun sa ano, sa RX-78F00. Ang paa niya ay natutwist or na iikot ng ganyan, back and forth, left and right, at natutwist yan, mga boss, no? So, meron din siyang napakagandang articulation yan regarding sa paano, nakaseparate din yung kanyang heel sa kanyang toe. Size comparison tayo, mga boss, yan, katabi niya ang entry grade na 1x144, Ichiban Kuji RX-78-2. So halos medyo magkasinlaki lang sila. Pareho nga sila ng scale, 1x144, mga boss. Dahil pareho rin sila ng klase ng kit. Ito naman, mga boss, itabi naman natin siya sa 1x100 na RX-78 version 1.5. So medyo parang kalahati nga, mga boss, ang kanyang height. Regarding sa mga pwede niyang magawa yan, mga boss, nakaluhod nga ang ating lolo. So hanggang dyan, kaya niyang gumawa. Pwede rin tayong gumawa ng iba't ibang klase niyang pose o iba't ibang klase niyang paghawak ng mga arms. Ito yon, mga boss. Ito ang ating lolo, hawak ang kanyang beam saber, mga boss. Yan, no? Ang beam saber ay makikita doon sa ilalim ng kanyang maliit na hanger o maliit na parang tabihan ng mga kanyang mga weapons. Ito naman, mga boss, gamit ang kanyang beam javelin at ang kanyang shield na nakatabi sa kanyang likuran.
Yan mga boss, gamit ang kanyang Hyper Hammer. Ito naman gamit ang kanyang iconic beam rifle at ang kanyang iconic pose. Yan mga boss, ang kanyang hanger ay pwede ring maging compartment ng mga weapons. So konting tanggal lang, adjust lang sa mga peg, ilagay natin dyan sa mga butas, pasok lang, suksok lang. At ang kanyang mga bazooka ay merong konting nakaawang na parang hook na pwede mong paglagyan. So yan mga boss, nasa harapan ninyo ang RX-78-2 Gundam 1x144 Scale Full Action Complete Model na Super HCM Pro o High Complete Model Progressive. So yan mga boss, napakaangas nga naman no, nakikita nyo parang maintenance period or maintenance na scenario siya ang ating Gundam after battle. So nakabukas ang kanyang mga mechanism no, na pinaparang chine-check no. Kulang na lang dito yung konting nakaangat na mga parang crane at chine-check siya ng mga tao. So maghahanap tayo ng mga ganon mga boss para makumpleto natin ang scenario nitong ating Gundam 1x144 RX-78-2 na Super HCM Pro. So yan mga boss, maraming salamat sa panonood, maraming salamat sa ating pagbabalik at maraming salamat dahil lahat kayo ay sumusuporta dito sa ating channel. Maraming salamat din sa mga bumati sa akin ng Get Well Soon sa ating page. Ramdam ko mga boss na sobrang concerned kayo sa akin pangkalusugan. Maraming salamat sa inyo mga boss. Babawi rin tayo sa inyo mga boss. Maraming salamat. At abangan nyo yung mga susunod na video. Dire-diretso na tayo mga boss. Dahil okay na tayo. Dire-diretso na tayo mga boss. Abang-abang na lang. Meron tayong mga konting labas. Meron tayong mga hole. Meron tayong mga build review. At yung binubuo natin na heavy arms ay sana mabuo na natin. Maraming salamat sa inyo mga boss. Hanggang sa susunod natin pagkikita. Lagi yung tatandaan. Unahin natin ng nasa taas. At lahat ng bagay ay ibibigay sa inyo. Maraming salamat. See you next time and God bless. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Kimiko Online Shop Facebook page. Kimiko Online Shop ay isang one-stop shop para sa inyong mga Gunpla, Bandai, Bootleg, Premium Bandai, Gundam Base Limited, Yokohama Gundam Factory, lahat na ng kailangan mo para sa Gundam ay nandito na. Madaling kausap, mura ang mga kits, maraming rare items, pwedeng mag wall dibs, pwede pa magpa hunt at available din ang live selling. Basta naka-follow lang sa page. Kaya follow na sa ating Kimiko Online Shop page at kung meron kayong mga ipapahunt, PM lang sa Kimiko Online Shop. Ang iyong one-stop shop para sa inyong mga Gundam, Gunpla needs. Ang ating Gunpla of the Day ay ang 1x100 Master Grade Freedom Gundam by Mark Anthony Chavez. Naalala ko to mga boss, ito ay isa dun sa ating mga pinaampon noong mga una nating live noong nagbubuo tayo ng Origin Gundam.
So yan, inayos niya mga boss, nilagyan niya ng mga dikit-dikit yung mga nawawalang parts ay hindi niya na pinansin. At ayan, napaka-poging-pogi na at nasa mabuting kamay na ang Freedom Gundam na 1x100. Version 1 to mga boss, no, ng Freedom Gundam. Personally ay natutuwa ako dahil ito mga kit na ating mga pinaampon ay napupunta sa mabuting kamay at pinababango, pinapopogi at inaayos siya mga boss. Maraming salamat sa iyo, Boss Mark Anthony Chavez. Shoutout sa iyo, mabuhay ka at napakapogi ng Gundam mo.